Okay, hello mga kapatid. So, pupunta tayong brando ngayon. Ayan, so kasama natin si Eds. First time niya drive itong jeep natin. So, ayan, nandito na si Brandon. First time nitong change oil. So, naka 3 months na din siya itong jeep na to. So, pagkatapos si change oil, mag-ikot-ikot kami saglit. Kakain ng konti. Tsaka uwi na rin. So, yun lang muna ang video update natin ngayon. So, first time niya i-drive itong ating jeep. Ang lupet. Ayan. So, tanungin natin kung anong experience niya sa jeep natin. Napakalupit na experience ko. Hindi ko yung nakakala makapag-drive ako ng ganito. Sa Pilipinas, dati pangarap lang. Pero ngayon, hawak mo na siya. Sa Pilipinas, pag kumuha ka ng sasakyan, mahirap pa. Mag-decline ka pa kahit motor lang. Kahit motor lang. Dito, kahit anong sasakyan, pwede mo kunin. Basta may pambayad ka. Ibigyan ka ng Canada ng chance ang parang malungkot kaya yata ngayon. Malungkot ka ba? Hindi, masaya ako. Kaya lang, galing tayo sa trabaho. Kaya hindi tayo ganang tag-graceful. Pagod ka ba? Hindi naman. Hindi lang. Yung visor nito, hindi pala pagod to. Alam niyo na, bukas. Anong gagawin nyo kay AIDS? Hindi, pero weak kasi ako. Medyo magaan yung... Papalusot pa. Kaya nang bahala nito bukas. Ayan. So, kita-kits doon sa kasa nito, mga kapatid. Ayan. Hey! Shoutout nga pala sa mga katrabaho sa mezzanine. Ano ibig sabihin nun? Quiet. Parang nakita ko na yung ganyang logo ah. Ano ba yun? Sa Wise ba yun? Wise Hotel ba yun? Motel? Victoria. Victoria. Ayan, so... Oh, dun. So, nakita ko na yun. Okay, nandito na tayo sa Brandon. Ayan. So, magpo-pull na. Kaya ganyan ang kulay ng mga dahon ng ating halaman dito. O puno. Ayan. So, ikot lang kami saglit mamaya. Ayan. So, samahan nyo kami. Thank you very much sa aking mga subscribers. Shoutouts muna sa inyo. Sa hindi ko naman subscriber, thank you pa sa pagbisita sa aking munting channel. Ayan. So, salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking group sa United Vlogger Foundation at saka sa YouTuber Unite Philippines. Ayan. Thank you very much mga kapatid. Kasi yung mga sounds na yan sa YouTube naka-monetize din kaya di pwedeng gamitin, pero hindi lahat ng ano ng sounds kaya lang hindi mo matukoy kung alin doon, kaya pagka okay nandito na tayo. Ayan, so PPM ko lang yung agent para lumabas siya. Okay. Thank you. Okay, mag-trip muna kami dito. Ayan.
Ayos ba yan, pre? Ayos. Yan. Pwede na yung unang batch. Okay, second bat. So ayan, ikot-ikot muna tayo dito. Okay, so kanina na bad trip tayo dahil sa hindi daw libre yung kids oil natin kanina. So napa-English tayo, nakipag-argumento tayo doon kanina. Buti na lang kasama ko tong abogado ko. Yan. So napa-English din siya kanina. So marami pa sana akong sasabihin, kaya kaya lang English eh. Ayun. Sabi ko, bakit kabago-bago ng sasakyan ko, bakit hindi libre change oil? So ano nangyari, hindi raw kasama doon sa kontrata. So kayo, kung anong sa palagay nyo, kung di ba pagbago sasakyan, di ba dapat ano yan, libre talaga ang change oil niyan. So hindi kasi na-discuss ng maayos sa akin ng agent ko yung kung libre ang change oil nito, kung anong mga previous niya. So hindi niya naiano sa akin. So ang buong akala ko libre. So medyo na bad trip nga tayo kanina, medyo nagalit tayo. Kaya nga yung extended na warranty ko gusto kong i-cancel para bumaba yung bi-weekly ko. Mag-downgrade ka na eh. So sabi ng manager kanina, i-check niya bukas, sa tawag din sila sa akin na bakit ganun. So di ba usually naman talaga dito, alas mga kaibigan ko yung mga sasakyan nila pre change oil talaga pag mga brand new, kasi hindi naman to pre on eh, ano ito yung brand new talaga kinuha. So dahil nakipag-argumento tayo kanina, binigay nila na pre. Pero ewan ko sa susunod kung anong mangyayari. So anong mga sinabi mo kanina, attorney? Attorney Edge? Sinabi ko may kotse rin ako. Tapos hindi kasama sa kontrata ko yung change oil. Yun ay nasa verbal agreement mo na lang. Hindi rin kasama sa kontrata mo yung change oil. Pero may libre ka. Verbal, yun yung paliwanag ko kanina, verbal agreement na lang yun, no? In between na dealer tsaka no, buyer. So, magulo, kaya tatawag sila bukas, mapapa-English na naman ako. So, talagang binabad trip ako. Nabad trip ako, napakain tuloy kami kanina. Pero ang plano talaga namin, kumain naman talaga doon. Pero naparami yung kain natin dahil doon eh. Ayan. Punti na lang itong attorney ko, mabilis din eh. Oo, kasi hindi naman kailangan kasama sa contract palagi. Oo. Kasi halos lahat din ang kakilala ko, ganun din. Pre-change sa oil talaga. Even sa Pilipinas, alam ko, pre-change sa oil. Oo. Kasi 5,000, ay hindi, isang 1,000, 5,000, tsaka 10,000. Oo. Kilometers. Ayun. So, ayun, nakaka-bad trip lang. Pero na okay naman na. Nagkaliwanagan na kanina. Chichik daw nung ano, nung manager. So, lupit pala ng sasakay ni Boss Adam, ha? First time kung makapag-drive nandiyo. Natawagan. Nila, pag biruin mo, bumiyahe pa. From Nipawa, bumiyahe pa ako ng Brandon. Para
magpa-change oil. Eh, pwede ko naman gawin sa Nipawa yon. Dapat naliwanag sa akin ng maayos yun. Eh, sa dami na kami, kasi namin pinag-usapan nung pinuha ko itong sasakyan na to. Hindi ko na matandaan yung iba. Okay? So, sa mga magni-negative comment dyan, sa magko-comment, i-comment nyo lang kung ano talaga dapat. Lesson learned, yung kailangan before ka makikipag-transact sa deal, make sure na malinaw yung usapan nyo. Ayun nga, kasi first time ko itong sasakyan na to, kaya memorable sa akin to, pero na bad trip lang ako. Ilang visits ako na bad trip. Ayan. Okay? So, lesson learned. So, sa mga kukuha ng sasakyan, alamin nyo kung mga previous nyo, mga details, mga extended contract, alamin nyo, okay? Para hindi kayo magaya sa akin, okay? Okay. Hello guys, welcome sa channel ni Boss Adam. Boss Adam ka dyan. Kanina, sinamahan ko siya pagpunta dun sa dealer niya. So, nalaman namin na hindi pala kasama yung change oil dun sa contract niya. So, medyo minit yung ulo ni boss. Kaya nakipag-usap ako na madiplomasya dun sa manager. Sabi ko, meron din akong sasakyan. Tsaka yung mga kaibigan natin Pinoy, which is hindi naman sinasama sa kontrata talaga yung libreng change oil. Kumbaga parang pre-bis na lang yun. So ano masasabi mo, Boss Adam, sa nangyari ngayon? Buti hindi tayo pinabayad kanina eh. Kasi kung hindi, iwan ko. Uwi tayong luhaan. Dahil bumiyahe pa tayo ng Nipawa to Brandon para magpa-change oil na pwede naman natin gawin sa lang. Actually, yung iba nga nag-change oil sa Sogo eh, no? Sogo, Victoria. Ibang change oil yan eh. Ibang change oil. Iba yun eh. So, pauwi na kami. We are heading to Nipawa. So, what's up mga ka-change oil? Medyo gumanga na yung pakiramdam ni Boss Adam kasi hindi siya pinabayad for the meantime ng manager kasi pinausap na namin. So, bukas tatawagan siya para malaman kung ano yung malinaw na detalye dun sa contract niya. Papainglist na naman tayo ng buong kanya. Hello guys, magandang hapon. Nakasingit ako dito sa vlog ni Adam. So, ang pag-uusapan namin ngayon is kung ano ang mas masarap i-maneho, ang motorsiklo ba o ang four wheels? So, mas maganda i-maneho ito dahil automatic, mas maganda at ang magandang sasakyan din ito. Yan. Sa atin kasi sa Pilipinas, ang dinadrive ko doon yung motor, so napakadelikado. Alam mo naman na magbaniyo sa atin kapag kung saan-saan sumisingit dahil siguro sa traffic ng lugar natin, kaya ganun, saan-saan nagsasuot. So ako rin, para sa akin din mas masarap i-maneo ang four wheels kasi una, hindi ka naman ninimbang, nakaupo ka lang ng maayos. Pangalawa, kahit medyo inantok-antok ka, pwede kang mapikit-pikit, hindi ka gaya sa motor. Tsaka mas safe ang four wheels unlike sa motor. Pero okay din naman i-drive ang motor kasi marami din ang drive. Kasi isang motor nga, konting pitik lang sa'yo doon eh, talagang yung mga puti dito, talagang langit ang diretso mo, kung sa langit ka nga. Maganda yung motor nila. So,
mas mataas ang restriction ng pagdadrive ng motor dito compare sa four wheels. So para kay Adam, para sa kanya daw, mas maganda daw mag-drive ng four wheels. So ano naman ang experience mo while driving ng napakalupit mo na jeep? Masarap, siyempre, unang sasakyan, memorable sa akin to dahil unang tendo ka lang naman sa motor eh. Never ko ma-imagine na mag-drive ako dito in the future. Pero ngayon dito, maganda opportunity nga pag nandito ka sa Canada. Kaya yung mga nag-a-apply dyan, iporsigin nyo na mag-apply. Kasi kung nag-a-apply lang kayo na hindi naman kayo gumawa ng paraan para mangyari yung inyong gusto, pinapangarap, wala rin. Panaginip yun, panaginip ang tawag doon, hindi yun dream. Kasi pag sinabi mo dream, pangarap yun eh. So yun ah, nalimpay po sa Adam. So siguro mga 30 minutes pa kami eh.